Sunod-sunod nga mga idol ang hindi magandang pangyayari sa team ng Memphis Grizzlies, and I think may idea na kayo kung ano ang nangyari dito, especially kay Ja Morant. Unahin na natin yung topic about sa kanya na very controversial nga dahil hindi lamang isang beses yan. Apat na beses nga siyang may ginawa mga idol na hindi nga maganda. Una niyan ayon sa kanyang Instagram live na viral na yon, na kung saan may nilabas nga siya at pinakita nga siya sa kanyang mga fans na hindi dapat niyang ipinakita. Pangalawa niya mga idol, inakusahan din itong si Morant na nagbigay nga daw ng threatening statement sa Memphis mall guard sa security mga idol. Pangatlo naman yan, allegedly itong si Ja Morant ay nanuntok nga daw ng teenager dozen times at naglabas na naman ang hindi kanyang dapat inilabas, hindi dapat na ipinakita. At isa pa mga idol sa panghuli, yung mga kaibigan nga daw neto ni Ja Morant ay nag-aim, tinutukan ng red laser ang Indiana Pacers during nga daw sa kanilang aggressive confrontation matapos ng kanilang laban. So I think isa lang mga idol ang pinapakita at pinapalabas nito. Si Ja Morant at ang kanyang kaibigan mga idol ay namumuhay nga ng tag life. Mga sisiga-siga nga mga idol na parang kapag naisip natin ang mga rebelde, mga pasaway ay parang sila nga yun. At kaya naman matapos niya ng paulit-ulit, sunod-sunod na kalokohan na ginagawa ni Ja Morant ay sinuspindi na nga siya ng kanyang team ng 2 games. Hindi na nga sila makatiis mga idol at hindi na rin nila ito pwedeng palampasin dahil kakaiba na nga yung ginawa ni Ja Morant sa panghuli na talaga namang nag-stir up sa NBA media. Nagbigay nga ng kaguluhan at talagang nag-viral ito. Kaya naman sinuspindi siya mga idol for the next 2 games nga daw. At si Ja Morant mga idol naglabas yan ng statement. Naglabas nga ng kanyang pahayag matapos ng mga balita sa kanya na hindi nga magaganda. Sabi niya, I take full responsibility nga daw sa kanyang mga ginawa kagabi sa kanyang IG live. Sorry nga daw, tumingi siya ng patawad sa kanyang pamilya, mga teammates, coaches, sa mga fans at mga partners nga daw, pati na rin sa City of Memphis at sa organisasyon na itong Memphis Grizzlies sa pagle-letdown nga daw sa kanila sa pagiging disappointment ni Ja Morant matapos nga ng ganyang ginawa. Ngayon nga daw ay lalayo muna siya sa larong basketball at hihingi nga daw ng tulong at para nga daw matuto siya. Learning better methods of dealing nga daw sa kanyang stress na kanyang nararamdaman at sa overall kanyang well-being. Kumbaga magse-self-reflect muna. Itong si Ja Morant mga idol, iisipin ang kanyang mga ginawa. Magmumuni-muni muna itong si Morant at talaga namang magre-reflect sa kanyang mga kalokohang ginawa na maganda nga makita mula sa isang tao na merong pagkakamaling ginawa. He is owning up to his mistakes mga idol and is willing to change. Yan ang isa sa magandang ginawa ni Ja Morant mga idol matapos nga ng kanyang mga kalokohan this past few weeks. Finally nga daw nag-catch up na yung karma dito nga sa mga ginawa ni Ja Morant at yun, suspendido tuloy siya ng Memphis Grizzlies. At hindi nga lamang si Ja Morant mga idol ang kinarma nga daw ayon sa mga NBA fans pati na rin si Dillon Brooks. Sa kayabangan nga daw kasi at sa mainit na laging ulo at parang laging naganap ng away, inakuha niya na ang kanyang 16th technical foul of the season and it is an automatic suspension mga idol sa kanilang next game. At iyan ay matapos nga ng ma-technical foul silang dalawa ni Nikola Jokic matapos nga ng magkaroon ng argumento. At ang isa pa nga daw ng karma sa team ng Memphis Grizzlies mga idol na personally ayokong tawagin ng karma and I want to call it na bad news, ay ito nga kasing si Brandon Clark ay nagkaroon nga ng Achilles tear, Achilles injury and he is out for the season. I don't think mga idol na dapat nating tawanan itong si Brandon Clark sa injury na kanyang ang natamo kahit alam natin na ang team ng Memphis Grizzlies ay maraming ang pinainit na ulo ng mga fans nang dahil nga sa kanilang mga antics sa kanilang mga extra na ginagawa sa court sa NBA. Pero this time mga idol dapat iset aside muna natin yon kay Brandon Clark dahil injury siya mga idol at ayaw natin na makita ang mga NBA players na ma-injured kahit nga medyo nakakainit ng ulo itong mga Memphis player. So kaya naman mga idol ang husga ng maraming NBA fans, sunod-sunod na ang karma na itong Memphis Grizzlies matapos nga ng kanilang pagyayabang hindi lamang ngayong season pati nga daw nung nakaraang season pa. Anyways, let me know your thoughts mga idol, let me know your opinion lalo na sa insidente ni Ja Morant.
Momento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon at saloobin.